So, ako ito lang gagawin ko. Ayan siya. Basic lang, ayan. Hindi ko na masyadong pinakaka-exacto yung sukat. Tapos, ayan siya. And then, gagamitan ko ng pentel para malaman ko kung saan ko gugupitin. So, try natin dito. Ayan. Ayan siya dito. Ayan. Tapos, saka natin gugupitin. Mabuhay! My name is Rinig Saginsin and welcome to my channel. For today's video, it's another DIY tutorial video. I-share ko sa inyo yung aking na-inventong screen protector sa aking laptop. At ito yon. Ito, wala pa siyang screen protector. Ito yung laptop na nilagyan ko ng screen protector. Ayan siya, kinabit ko siya last week pa at very effective naman siya. Bakit ko na-invento yung sarili kong gawang screen protector? Kasi one time, nag-search kasi ako sa Lazada. And based dun sa mga nabasa ko mga comments, maraming negative. Sabi nila, walang kwenta, sayang yung pera, hindi naman gumana, ganyan. Akala daw nila kulay blue yung screen protector, yun pala malinaw lang. Tapos ako, yun nga, nag-search ako sa Lazada kasi napansin ko nga rin sa mata ko na the more na gumagamit ako ng laptop, the more na nagda-dry yung eyes ko, lalo sumasakit yung mata ko. And kahit tagyan ko siya ng pamatak sa mata, ito yung binigay sa akin ng doktor ko noon nagpa-check up ako sa eye center. Nandun pa rin, sumasakit pa rin yung mata ko. Lalo na dito sa yung kanang mata ko na parabang may buhangin siya or what, hindi ko maintindihan. At sa pag-search ko nga sa YouTube, parabang dun ko lang na-discover na parabang the more na nakaharap tayo sa laptop, lalo na sa personal computer, the more na yung radiation, mas natindi sa mata natin. At kung mapapansin nyo, ayan, parehong naka-open itong laptop na to. Kasi ako po ay nagsiselfwatch para magkasweldo ulit. Alam naman po natin si YouTube napakahigpit. Kailangan makareach ka muna ng $1,000 ulit para makasweldo ulit ako. Hanggang sa bigla ko naisip na subukan ko kaya yung gamit dito na nakatago lang dito sa amin. At ito yon. Charan! Ayan. Ito, sa pagkakatanda ko, nung nandun pa kami sa palengke, nung hindi pa nagigiba yung palengke namin, yung kapatid ko ang bumili nito. Kasi noon, meron pa kami tindang Barbie doll noon. Di ba yung Barbie doll, kung sa mga nakakaalam dyan, di ba yung Barbie doll, meron siyang lalagyan na kulay blue, na at ganito nga yung transparent siya. Ibili kami noon yung Barbie doll na walang lalagyan kasi para mas siya mas mura, tapos yung kapatid ko na lang ang gumagawa ng pinaka box niya. Tapos eto, nakatago nga lang siya. Ayan, naluluma na nga eh. Sinearch ko din ito sa YouTube tsaka sa Google kung ano ba yung tawag dito, pero hindi ko talaga ma-search kung ano eksaktong pangalan nito. Kung gusto nyong bumili ng ganito, siguro i-try nyong bumili sa bookstore. Baka may ganito, or sabihin nyo na parabang yung ginagamit sa x-ray. Papakita ko yung gagamitin ko dito. Ayan. Yan siya, kulay blue na transparent. Ayan. Tapos, ito kasi, meron na itong isang laptop. Meron na siya. So, ito naman yung ikakabit ka. Lalagyan ko ng screen protector. Kung paano ko to ikakabit. Ayan, sukatin na po natin. So, ako ito lang gagawin ko. Ayan siya. Basic lang, ayan. Hindi ko na masyado pinakaka-exacto yung sukat. And then, gagamitan ko ng pentel para malaman ko kung saan ko gugupitin. So, try natin dito. Ayan. Ayan siya dito. Ayan. Tapos, saka natin gugupitin. At gugitan natin para tama yung sukat. Saka natin gugupitin.
eto na siya. At ayan, sakto lang, diba? Sakto lang yung aking sukat. At ang ginagawa ko para dumikit ito dito ay nilalagyan ko ng scotch tape. Ayan, ganyan lang siya. Lalagyan mo lang ng scotch tape. So ayan, ganyan lang siya kasimple, very basic. Mamayang gabiyuhan ko ito para mas makita nyo na effective itong DIY screen protector na ginawa ko. Later that same evening. So, ganyan na po kasimple ang gumawa ng sarili nyong DIY screen protector. Gamit lang ito. Ayan siya. Ayan. At subukan nyo rin, mag-try kayong maghanap ng ganito. Magtanong sa bookstore kung meron bang ganito. Kasi bukod sa mas makakamura kayo, at least sigurado pa na transparent na kulay blue na plastic ang magagamit nyo sa paglalagay dito sa inyong laptop. At ayan po siya. At ang kagandahan nga po nito, kahit pa paano, nakokontrol niya yung radiation every time na gumagamit ako ng laptop. So, yun naman po. At sana po ay nakapagbigay naman po ako ng panibagong tips dito sa screen protector. And hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!